Magno New Year na. Ano ba ang ano, hanggang kailan ba kayo dito sa bahay na ito? Hanggang kailan kayo dito? Hanggang wala kaming malipatan. Hanggang wala kayong malipatan. Gusto niyo bang makalipat ng bahay? Okay lang po. Kasi paano yung mga pananim niyo rito pag lumipat kayo? Hindi, magtitinda na lang ako. Magtitinda ka? Saan ka kukuha ng mga paninda? Magtinda ng gulay. Ah, yung gulay. Gulay, kaya magluluto-luto ako. Ano kaya mapapilipat natin sila nanay ng tirahan, ano? Ano pong sa palagay ninyo? Pupatayuan natin ang bahay? Kanya nga lang, lupa, wala, no? Yun nga. Kung lilipat po kayo ng bahay, saan ninyo gusto? Gusto ko po sa maraming tao, sana. Sa maraming tao? Mm. Yung matao ba? Tapos doon na lang kayo maghanap buhay. Kanya nga lang, dalawa lang kayo. Okay lang naman. Okay lang yun. Bagay, naka-vlog naman yun. Kung sakaling makita, mapanood ni April yun, mga kapapi, ay pwede niyang puntahan sila nanay. Kung gusto niya. Diba? Kanya nga lang, masakit pa rin. Masakit pa rin yung part na parang wala na siyang pakialam. Diba? Madalit sabi yun na yun nangyayari. Balas yun. Di ganito na eh, kung gusto ninyo, kung lilipat kayo, paano yung hanap buhay nyo rito, kukunin nyo? Hindi, kung nandiyan naman yung kapatid ko eh, lilipat din naman yung kapatid ko dito. Kapatid mo? Bakit siya lilipat kasi dito? Kasi sa kanya kasi itong COVID. Nakikitira lang ako. Ah, nakikitira lang po kayo dito. Oh. Yun nga. Tawag dito, di ba nagbigay tayo ng puhunan nyo doon sa dahan nyo doon? Paano yung dadalhin nyo po yun? Yun din ang magiging parang paninda ninyo sa lilipatan at papaikutin ninyo, no? Ayun ano, ayun mga kapapi, iniisip ko kung ilipat natin si nanay kasi medyo na ano na rin ako sa kanya rito eh, nakikita ko kasi hirap din ba, tapos siya lang mag-isa. Ito si Adrian naman, pagka may pasok ito. Buti walang pasok ngayon. O mamaya pa. Bakasyon na po nila. Ah, bakasyon na? Magpupo ka. Huwag kang makakalimut magpo. Kasi, kailangan, bata ka pa eh. Dapat pagkakausap ka sa matanda ay may po. No? Sabi ko po yan sinasabihan. Kasi pagka, ano, dapat importante yung paggalang mo, pagrespeto. Siguro ano na, maghanap tayo ng ano po, malipatan ninyo. Po pwede kayong makapagtinda, okay sa inyo po 'yun. Okay. Pero bago natin, bago ko po kayo ilipat, gusto kong malaman ano po bang nararanasan niyo rito tuwing nandito kayo? Malungkot. Malungkot dito. Mahirap. Lalo na nung tagulan, binabaha kami dito. Binabaha kayo? Bakit malungkot naman? Anong... Siyempre, hindi mo maalis sa isip kasi. Ang alin po? Yung dalawang anak ko, naging isa na lang. Ah, yung alaala dito. Kaya, hinuukol ko na lang sarili ko sa pagdadamo. Opo. Pagtatanim. Sa'yo, Adrian, okay ba yung lilipat kayo ng tirahan ni nanay? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Opo. Ba't di mo alam? Kung makakalipat po kami dito kasi po may mga tanim ba po kami. Ah, may mga tanim pa kayo? Opo. Merry Christmas po mga kaagapay, mga kabisnes, mga kapapi. Ayan, binabati ko muna ang ating mga solid supporters po na patuloy pa rin pong sumusuporta po sa kaagapay, sa kabisnes at sa kapapi po. Ayan. Merry Merry Christmas and advance Happy New Year. So, yun nga. Balik tayo sa topic. So, napanood po natin na napag-usapan nila Papa Dins yung kung maganda bang ilipat sila nanay, diba? At saka dun sa about kay April, ayan. So, hindi na ako magko-comment about doon sa
hindi pagpaano yan, hindi pagpapakita ni April or pagtawag, ayan, nagkaroon pa ng pagbablock ng social media po nila. So, ayoko munang mag-comment doon. Dito lang po ako magbibigay ng parang suggestion din or opinion. Ayan. Pero bago ang lahat, gusto ko rin pong kunin ang inyong opinion kung maganda ba na lumipat sila nanay sa ibang lugar o hindi. Pero para sa akin, yung ganyan usapin, mayroon ding disadvantage at saka advantage po ng kung ililipat sila nanay. Ang advantage po niyan para sa akin ay siyempre baka may opportunity na mas maganda na darating. Kasi nga, di ba sabi ni nanay na lilipat sila sa dun sa maraming tao. So, di ba, pwedeng positive yun na magiging reason din na makaangat-angat. Kasi nga, dyan sa bukid, kahit sabihin natin, okay, nakakapagtanim, mga paninda. Pero kasi yung tao dyan, walang masyadong tao sa lugar nila. So, kahit na gaano ka kasi pag magbenta, kung walang tao, di ba, wala ding bibili. And hindi naman si nanay, wala naman si nanay sa sakyan na dalhin sa merkado o sa sintro yung mga paninda niya. So, yun yung mahirap din dyan. Kahit na nagsisipag si nanay, nagbibinta dyan sa labas, ay kulang pa rin yung tao, di ba? Sabi natin may bibili 10-10, ay ano natin yung pinakamarami yung 20 katao, di ba? Pero hindi pa rin makakasustain yun. Mahirap pa rin yung magiging galawan nila dyan. And pangalawa, syempre, yun nga, kung makakalipat siya sa maraming tao, mas maano niya, kumbaga, kung may magiging magtitinda siya, alam ko naman masipag si nanay, halata naman. So, baka doon siya magkaroon ng mas malaking income. Then, isa din po sa reason ay para yun nga sabi din na nanay naka kaya gusto niya ring lumipat ay para kumbaga malimutan yung mga alaala niya diyan sa lugar. Nasabi nga niya na masakit din marinig na nasabi nga niya na dati dalawa yung anak niya diyan, ngayon isa lang kasi si Adrian lang yung natira. 'Di ba? So parang gusto nga din ni nanay na mag-move on at makaano ng ibang environment. Kasi minsan kailangan mo din maghanap ng ibang environment para mabago naman din yung buhay niyo, di ba? Agree ako doon kay nanay. Kasi minsan pag nasa lugar ka na hindi na masyadong healthy, ay para bang hindi ka maagalaw ng maayos, di ba? Then, doon naman tayo sa negative na magiging disadvantage ng paglipat nila ay siyempre, kung lilipat siya sa maraming tao, pupunta siya sa sentro, ay wala din naman silang sariling bahay doon. So, mangungupahan sila. Yun yung magiging, kumbaga, para sa akin, disadvantage yun kasi mahirap mangupahan po, lalo na dito sa Maynilaan. Napakalaki ng mga renta, ganun. So, kung wala kang kinikita na malaki, ay mahihirapan ka rin. At saka yung, siyempre, paglilipat siya sa sentro, hindi na siya makakapagtanim kasi wala namang gardenan doon, di ba? So, ang magiging niyan ay iba na yung maibibenta niya. So, pwede naman yung sabi niya doon na magluluto na lang siya. Okay. Idagdag natin yun sa kumbaga magiging alternate or kapalit ng pagtatanim niya ay magluluto na lang siya. Okay. So, yun nga lang yung disadvantage na napapansin ko na mahirapan siya kung magrerenta po sila. And yun, kumbaga parang tabla-tabla din. Pero kung kaya naman ni nanay kumayod or
magiging mabenta kung ano man yung gagawin niya, pagluluto, ayan, baka ma-arouse din niya, di ba? Okay din naman yun, para, yun nga sabi ko, para mabago din yung environment na kinatatayuan nila. And, isa din po sa ano, ay binabaha yung tinitirahan nila, at saka, hindi rin naman sa kanila, di ba? So, para sa akin, okay lang din na mag-ano sila, lumipat. Para sa akin lang, ha. Kasi marami akong nabasa mga komento na yung iba ayaw talaga, sabi nila, kumbaga disagree sila. Kasi yun nga, may iwan daw yung mga pananim, mas maganda dyan kasi nagtatanim din sila. Which is okay din naman, kumbaga tama din naman po sila. Lahat naman ng ano dyan, agree ka or disagree, lahat naman may tama. Pero para sa akin kasi titingnan din natin yung ano eh, kung kagustuhan ni nanay, kung gusto ni nanay. Kasi mahirap din minsan na mamuhay sa isang lugar na punong-puno ng hindi magandang alaala, gano'n, di ba? So, minsan nakukulong yung buhay natin sa lugar na hindi naman sila umangat dyan. Kasi nga, sabi ko, kahit nagtatanim sila dyan, ay pag binibenta, ilan lang yung tao dyan sa kanilang barangay. So, okay din yun. Makipagsapalaran din naman siya. Diba? So, yun lang po yung masasabi ko po doon sa video. And maraming salamat po. Happy New Year sa ating lahat.